Ang kumakatawan sa iyong bayan para sa pinakamalaking kompetisyon sa mundo ay sobra-sobrang karangalan kanino man. Hindi ito para manalo ka pa sa laban, dahil yan din ang hangarin ng lahat. Sa halip, ang makapagbigay ka na magandang laban at taas noong tumatanggap ng pagkatalo ay higit sa ano pamang tagumpay. Ngunit paano nga ba natin matatanggap kung panalo ka na pero natalo ka pa? Nakaginto ka na pero naglaho pa. Halika't magbaliktanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang tinanghal na pinakamagaling sa larangang kanyang kinabibilangan, pinagharian ang mundo ng palakasan sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang abot kamay na ang pinakamataas na pagkilala sa pinakamataas na antas ng kompetisyon sa mundo, tila ba nasayang lang ang lahat dahil lang sa walang kabuluhang patakaran? Ang kwento ng pamamayagpag ni Simeon Galvez Toribio at ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa Olympic Games. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Simeon Galvez Toribio ay isinilang noong 3 ng Setyembre taong 1905. Ang kanyang tatay na si Luis Toribio ay leader ng Revolutionary Forces noong panahon ng Kastila. Sila ay tubong sa Buanga City bago lumipat sa Bohol para doon manirahan. At dito na nga isinilang si Simeon at ang kanyang mga kapatid. Kaya't sila ay naging tubo na sa bayan ng Lubok sa Bohol. Sa kanyang kabataan, si Simeon Toribio ay may katangkaran ng postura kung ikukumpara sa mga pangkaraniwang Pinoy. Binansagan siyang tukon sa lokal na lingwahe nila o tikin sa wikang Tagalog na ang ibig sabihin ay patpat na mahaba, dahil talagang angat na angat si Simeon sa kanyang mga kasabayan kung tangkad lang din ang pag-uusapan. Wala rin siyang hilig sa sports na mga panahon na yun, hanggang isang araw, pinagtabas sila ng kanilang guro sa likod ng paaralan na noong kanilang kapanahon na naman ay may tuturing nilang parusa ang pagtatabas, dahil talagang pinapahirapan sila dito sa lawak ng pinalilinis sa tuwing nagkakaroon sila ng pagkakamali. Minsan sa kalagitnaan ng pagpaparusa sa kanila, nag-anunsyo ang isang guro na coach na kung sino man sa mga batang ito ang magte-training at sasali sa athletics ay exempted na sa pagtatabas. Sinamantala ni Simeon Toribio ang pagkakataon na yun at hindi nga nagtagal ay naging bahagi na siya ng track and field team ng kanilang school. Lumalaban sila sa iba't ibang lugar sa bansa hanggang sa maging bahagi siya ng national team ng bansa natin. Nag-aral siya sa Siliman University sa Dumaguete sa Negros Oriental. Ganon din sa Mapua sa Maynila kung saan kumuha siya ng civil engineering kalaunan. Pero hindi iyon ang naging highlights ng kanyang buhay. Sa simula pa lang ay kahanga-hanga na sa kanya ang pagiging matyaga sa buhay. Nagtatrabaho siya sa isang furniture shop para lang may maipambayad sa renta ng kanyang boarding house habang patuloy na nagpa-practice sa kanyang sports na kinabibilangan. Napapagsabay niya ang pag-aaral, ang pagtatrabaho at ang kanyang napiling larangan sa palakasan at regular na nag-iensayo araw-araw. Ito ay sa kabila ng napakarami pa niyang pinagkakaabalahan sa buhay. Matipuno ang kanyang pangangatawan at kitang-kita mo ang hulma ng isang matikas na atleta mula sa kanya. Samantalang noong mga panahon na yun, ang Far Eastern Games ang siyang pinakasikat na palarong international dito sa ating rehiyon. Ito din yung sinasabi ng karamihan na pinagmulan daw at ninuno ng Asian Games na nakikilala natin ngayon. Taong 1921 ang 5th edisyon ng Far Eastern Championship Games. Ito ay ginanap sa Shanghai sa China at dito unang lumahok si Simeon Toribio sa edad na 16 anyos lamang. Gintong medalya kaagad ang buena mano niyang ibinigay na karangalan sa ating bansa. Ganon din nang sumapit ang mga sumunod na edisyon ng kompetisyon noong 1923 at 1927,
Kapwa, mga gintong medalya muli ang ibinigay niya sa bayan sa iba't ibang kategorya ng athletics. Dahil sa kanyang tagumpay na ito, noong taong 1928 naman, nang maganap ang Amsterdam Olympic Games sa Netherlands, at dito, isa lamang si Simeon Toribio sa aapat na delegadong ipinadala ng Pilipinas sa kompetisyon. Ito ang kanyang unang paglahok sa Olympic Games sa edad na 22 anyos. Sa kanilang apat na lumaban, ang swimmer na si Chupilo Ildefonso lang ang nakakuha ng bronze medal, habang si Simeon Toribio ay nagtapos sa ikaapat na pwesto. Hindi na masama para sa unang pagsabak sa pinakamalaking kompetisyon sa palakasan sa mundo. Dahil hindi naman talaga siya sa walang binatbat, tumalon lang ng kaunti sa medal tally. High jump ang pinaglabanan nila kung saan si Bob King ng United States ang nakasungkit ng gintong medalya nang tumalon siya sa taas na 1.94 meters para sa unang pwesto. Ngunit si Simeon Toribio kasama ang apat na iba pa ang magkakaparehong nagtapos sa ikalawang pwesto sa taas na 1.91 meters at kinapos lang siya ng kaunti para sa tiebreaker medal match. Taong 1930 naman sa Tokyo Far Eastern Championship Games, muling napalaban si Simeon Toribio. Dito muling nasungkit niya ang gintong medalya matapos niyang talunin ang kanyang personal best na 2.00 meters na di hamak na mas mataas sa pinaglabanan nilang gold medal match noong nakaraang 1928 Olympics. Kaya nga lang, nasa Far Eastern Games siya sa pagkakataong ito. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nakuha ni Simeon Toribio ang karangalang Asia's Best Athlete noong taong 1930. Pagsapit ng 1932 Los Angeles Olympics, 26 anyos na siya sa panahon na ito at muli, isa lang siya sa wawalong ipinadala naman ng Pilipinas sa kompetisyong ito. Kukunti lang sila, ngunit ito ang naging pinakamatagumpay na kampanya ng Pilipinas sa kasaysayan ng Olympics. Dahil sa walong ito, tatlo sa kanila ang nakapag-uwi ng bronze medal. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay nang manakawan tayo ng gintong medalya. Ayon sa author ng aklat na Philippine Sports Great na si George Apable, ito yung aklat kung saan nakatala ang kasaysayan ni Simeon Toribio. Ganito ang pangyayari. Ang high jump competition ay napakahabang labanan dahil papatalunin mo pa isa-isa ang lahat ng mga magkakalaban at ayon sa patakaran ng mga panahon na yon, ang lahat ng mga kalahok na atleta ay kailangang manatili sa loob ng venue hanggang hindi natatapos ang kompetisyon. At kalimitan ay inaabot ito ng 4 oras o higit pa. Bawal silang lumabas sa buong panahon na yon. Si Simeon Toribio kasama ang 3 iba pa ang tinanghal na top jumpers sa taas na 1.97 meters. Kaya't sa muling pagkakataon, 4 sila sa rank 1 na paglalabanan ang tiebreaker para sa gold medal match. Pero sa kasamaang palad, dahil sa haba ng kompetisyon, inabot na ng tawag ng kalikasan si Simeon Toribio. Hindi na nabanggit kung ito ba ay sasabog na ang pantog o sasabog na ang dilawan. Basta sa madaling salita, nawala sa kondisyon si Simeon Toribio dahil sa haba ng pagtitiis sa nararamdaman dahil nga hindi naman sila pwedeng lumabas sa venue. Sa pagpapatuloy ng labanan, lahat silang apat ay nabigong talunin ang taas na 2.007 at 1.99 meters. Kaya't ang pagpapasya ng rankings nila ay ibinatay sa pinakakukunting pagsubok na ginawa. Ang gold medal ay napapunta sa Canada at ang silver ay napapunta naman sa Amerika. At tanging bronze medal lang ang binagsakan ni Simeon Toribio ng Pilipinas. Na kung tutuusin, batay sa kanyang personal best na 2.00 meters noong taong 1930, ay kayang-kaya niyang talunin ang 2.007 na pinaglalabanan nila dahil konting-konti na lang ang diferensya noon. At kung hindi man niya nagawa, ay meron pang 1.99 meters na wala pa rin nakakuha sa kanyang mga kalaban sa tiebreaker. At sigurado namang makakaya niyang talunin kung nasa kondisyon lang sana siya.
at hindi nagtitiis sa tawag ng kalikasan. Dahil sa tindi ng kanyang paghihirap sa kabila ng hindi sila pwedeng lumabas sa venue, hindi na niya napigilan ang masamang pakiramdam at buti na lang, merong isang coach ng Team Japan ang binalutan siya ng blanket habang nagpaparao sa sarili niya sa isang sulok ng venue. At nang matapos sa pagpaparaos, ngiting tagumpay pa rin ang naramdamang ginhawa ni Semyon Toribio nang mailabas ang malas. Samantalang noong mga panahon na yun, ang world record sa high jump ay 2.03 meters. Ang Olympic record naman ay 1.98 meters. At ang record best ni Semyon Toribio ay 2 meters. Pagkatapos ng Olympic na yun, isa ang kasaysayan ng buhay ni Semyon Toribio sa mga natatanging atletang na ipublish sa magazine sa New York sa Amerika at pinarangalan siya ng Medal of Honor. Siya rin ang tinanghal na Filipino Athlete of Half Century ng Philippine Sports Writer Association dito sa bansa. Taong 1934, dalawang taon pagkatapos mawala ang gintong medalya sa Pilipinas, sa Far Eastern Games muli na dito naman sa Manila ginanap, gintong medalya muli ang nasungkit ni Semyon Toribio. At nang sumunod na 1936 Berlin Olympic Games, si Semyon Toribio din ang ginawang flag bearer ng bansa sa opening ceremony bilang pagkilala sa kanyang kagalingan. Ngunit may edad na siya noong mga panahon na yun para sa sports na kanyang kinabibilangan. Kaya't hindi na niya muli nagawa ang kanyang mataas na pagtalon noong kanyang prime years. Siya lang din ang natatanging Pilipino na nakalahok sa tatlong sunod-sunod na Olympic Games at pinakamaraming partisipasyon at medalyang naiuwi sa Far Eastern Championship Games. Nag-aral siya ng abogasya pagkatapos niya sa Olympics at natanghal siya bilang kongresista sa kanyang distrito sa Bohol noong taong 1941. Ngunit kasabay nito ang pagsiklab ng digmaan. Nagsundalo naman siya at tinaglay ang ranggong First Lieutenant kung saan naging kasapi siya ng guerrilla unit na lumalaban sa bahagi ng Bulacan at buong Central Luzon. Naranasan niya ang kalupitan ng mga Hapon at nang minsang arestuhin siya sa kanilang tahanan, sinong mag-aakalang ang kanyang pagiging atleta pa rin pala ang makapagliligtas sa kanyang buhay. Natagpuan ng mga sundalo sa kanyang bahay ang kanyang mga souvenirs sa Far Eastern Games sa tuwing ginaganap ito sa Japan. At ito ang naging daan para maligtas siya matapos matuwa ang emperor at pakawalan si Semyon Toribio sa araw ng kanyang birthday. Umuwi siya sa kanyang probinsya para ipagpatuloy ang kanyang pagiging mambabatas kung saan naman naging isa siya sa pinakamahuhusay na mambabatas at consistent na napapasama sa 10 most outstanding congressman sa buong panahon ng kanyang panunungkulan hanggang taong 1953. Nahalal din siya bilang CHI Epsilon sa US National Civil Engineers. Naging bahagi din siya ng Philippine and American Society of Civil Engineers. Naging Vice President din siya ng Philippine Amateur Athletic Federations na siya namang may hawak at kumakatawan sa mga usaping atleta dito sa bansa. At napakarami pang mga posisyon at pagkilala na kahalintulad nito ang natamo ni Congressman, Attorney, Engineer, First Lieutenant, Semyon Galvez Toribio. At sa bayan ng Carmen sa Bohol siya nanirahan. Dito na rin niya ginugol ang mga nalalabing sandali ng kanyang buhay. Hanggang sa sumapit ang 5 ng Hunyo taong 1969, panahon kung kailan siya binawian ng buhay sa pamamagitan ng atake sa puso. Si Semyon Galvez Toribio na minsan ang tinaguri ang The Greatest Filipino Athlete ay pumanaw sa edad na 63 taong gulang. Samantalang ang kanyang lipi na naiwan ay patuloy pa rin nagiging mga lingkod bayan sa kanilang lugar magpasa hanggang ngayon. Anong klaseng pagkilala nga ba talaga ang dapat tinataglay ng mga atletang Pinoy na nagbubuwis buhay sa pag-iensayo sa kabila ng kakapirasong suporta mula sa gobyerno? Ikaw kaibigan, hinahangaan mo din ba sila
dahil nagtatagumpay na daladala ang bandilang Pilipinas? Eh kapag nabibigo, isa ka rin ba sa maraming nanlalait at mga nagiging buzzers nila? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!